Ala, ay di yung dress niya. Uhulaan nyo na ba kung sino ang may birthday ngayong araw? Mukhang mapapagastos na naman po tayo. Dahil meron dito magde-debut, abay dali-dali na ako pumunta sa grocery. Diyos ko, ay required ang maghanda ngayon. Dahil minsan lang mag-debut ang mga amo ko. Pero kapag ako may birthday kahit cake, ayoko gumastos. Grabe talaga ang pagmamahal ko sa mga amo ko. Handa akong umulam ng asin ng isang buwan. Mairaos lang namin ang birthday nila. Tingnan nyo, may pababoy at atay pa yan. Pinakuluan ko na nga itong mga binili kong atay at baboy. Inayos ko na din yung mga decoration na gagamitin. Kailangan maayos at kumpleto lahat ng dekorasyon. Kaya naman eto, nagpalobo na ako isa-isa ng mga letters. Habang ako'y busy kakaayos ng mga dekorasyon, sila Buricok naman ay nag-aasikaso na dun sa labas. At nang matapos ko na nga ang lahat, binigay ko na sa kanila. Uy, hindi pwedeng ako lahat. Tulong-tulong tayo dito mga day. Kaya naman inupisa na nilang ikabit ang mga letters. Hindi ko akalaing isang taon na pala si Sianil ngayon. Akala ko pa menopause na to si Sianil. Natuwa naman ako dahil meron na pala silang niready na pasabi. Kaya naman sinabit na namin ang pinakuluan kong baboy at atay. Syempre hindi mawawala ang pa-outfit ngayon ni Sianil. Dahil eto nga ang espesyal niyang araw. Alam ko pang Christmas dress niya to. Pero dahil recycle tayo ngayong araw. Tama na yan, red naman eh. Eto na nga, binibihisa na nga natin na magbe-birthday ngayong araw. Syempre meron tayong hairstylist. Uy, ang ganda naman ito ni Sianil. Oh, kinabog na naman kay ni Sianil. Oh, panis kayo sa buhok niyan, pwede iurong. Masyado na nga excited ngayong araw si Sianil. Eto pala yung cake and cupcakes na in-order ko. Galing pa yan sa Europe. Habang tinitignan ko to, parang gusto kong tikman. Pero pag amoy ko, oy, amoy atay. Atay kasi yung pinili kong flavor para sa cake and cupcakes niya. At eto na nga ang magde-debut ngayon. Sabay-sabay nating kantahan si Sianil. Happy birthday, Sianil. Happy birthday, Sianil. Happy birthday. Oy, hindi pa tapos ang kanta, day. Gutom na yung celebrant, kinain na yung cake niya. Kaya naman naghanda na kami ng mga plates para sa mga bisita niya. Nilagay na din namin yung mga handa niya sa lamesa. Yan ang mga nirequest sa akin ni Sianil. Kaya napapansin nyo, yun lang ang handa niya ngayon. Malapit na mag-start ang party, kaya naman pumunta na si Bernadette. Masyado na natatakam ang birthday girl sa mga handa niya. Ikaw ba naman, nilatagan ka na ng pagkain? Siyempre wala kang ibang titignan kundi yung mga pagkain sa harap mo. Maya-maya nga, habang nag-aantay pa sa iba pang bisita, siyempre hindi mawawala si Bukoy-Koy. Eto muna ang mga bisita niya ngayon. O, tignan nyo, nauna nang tumikim si Bukoy-Koy ng cake. Wala talagang pinipili to si Bukoy-Koy. Naglagay na nga kami ng mga pagkain sa plate nila. Dahil konti na lang mauubos na ang pasensya ni Sianil. Pigil na po siya kanina pa. Kaya naman eto, pinakain na namin sila. Parang hindi makapaniwala si Sianil sa mga nangyayari ngayon. Dahil siya daw ang pinaka-highlight ngayong araw. Ay sus, ganito dapat ang mga pumupunta sa birthday. Yung tipong gusto mo na kainin ng buo pati plato. Kaya nang turo ko din sa kanila. Kapag may birthday na pupuntahan, kailangan maluwag ang storage mo. Parang ayaw naman kainin ni Bernadette yung pagkain niya. Dahil ang gusto pala daw niya yung cupcake. Kahit si Brianna, yun din ang gusto niyang kainin. Siyempre, mauuna muna yung mga handa bago yung cake. Grabe naman makakain tong birthday girl. Si Bernadette gustong-gusto talaga tikman yung cupcake. Sabi ko, ubusin muna nila yan bago sila makatikim ng dessert. Eto pala yung nilamutak ni Sianil. Nawala na agad yung design ng cake. Esas, grabe naman yan. Parang nagpapaunahan na po yung dalawa. At na maubos na nga nila ang pagkain, eto binigay ko na nga yung mga cupcakes. Grabe ang paghihintay nila dito. Akala ko nung una hindi nila magugustuhan to. Dahil eto nga ang first time na makakatikim sila ng mga cupcakes. Nagkakamali pala ako dahil yun pa ang unang punteriya. Kung tayo ang una nating hinahanap sa handaan, yung mga Shanghai. Yung tipong pang take out. Eto, iba pala ang gusto. Ang una nilang punteriya yung dessert. Lahat ng mga bisita ni Sianil, cupcakes ang binigay ko. Dahil ang kakain nga nung cake, syempre yung birthday celebrant. Uy, Sianil, parang ilang oras pa natin mauubos yan ah. Diyos ko, day, nagsalo na silang dalawa ni Bukoy-Koy. Wala talaga tong pinapalagpas tong Bukoy-Koy na to. Parang iba-iba na ang nakikisalo ng cake ni Sianil. Napakabait naman nito ni Sianil. Okay lang sa kanya na i-share yung cake niya. Grabe talaga tong magkakapatid na to. Kaya naman biglang nagtampo to si Bukoy-Koy. Ayaw niya daw nung cupcake dahil maliit lang daw. Ang gusto nga daw niya yung cake. Kaso nga si Bernadette na ang nakisalo kay Sianil. At sa wakas tapos na din silang kumain. Kaya naman niligpit na namin isa-isa dahil meron nga kaming pag-games. Syempre hindi mawawala yung pag-games natin. Kaya naman eto, inayos na namin sila isa-isa. Nag-photoshoot muna sila dyan. Syempre hindi mawawala yun. Hindi nga nag-base si Bukoy-Koy dahil ang gusto nga daw niya ay ma-highlight si Sianil. Dahil kapag nag-base daw siya ay baka makabog pa daw niya yung birthday celebrant. Kaya naman pagbigyan na natin ang balyena ngayong araw. Eto na nga, nilabas na namin ang pasabit. Pero para naging
iba na ang mukha nung isa. O, tignan nyo. Parang gusto niya na talunan yung nakasabit sa harap niya. Parang hindi niya mapigilan ang sarili niya ngayon. Nauuna na po siya manghuli ng isda. Kahit na mahulog pa siya sa kinalalagyan niya. Ay, grabe yan. Uy, takam na nga siya sa mga oras na yan. Hindi na makapaghintay si Bukoy-Koy. Kaya naman pinipilit niyang kumuha kahit isa lang daw. Uy, buti pa yung mga kasama niya dito nag-aantay. Kaya tignan nyo ang ginagawa. Bising-bisi kakahuli sa mga pagkain. Nakasabit ba naman daw sa harap niya? Jesus, grabe ang tuwa. Ay, grabe naman to. Uy, nagiging kangaro na. Wala pa nga sinasabing start pero nauna na siya dyan. Ngayon ko lang na-realize na ang daming audience. Syempre, kailangan ng thrill kaya naman tumakbo si Burikok. Nagsihabol din yung mga amo ko. Uy, ang ganda naman ito ni Sianil. Ito ang pinakapaborito nilang laro sa lahat. Yung may mga pasabit na pagkain. Grabe talaga to si Bukoy-Koy. Hindi niya talaga titigilan yan hanggat wala siya nakukuha. O, tingnan nyo, kahit mag-tumbling-tumbling na siya dyan. Masyadong pinag-iisipang mabuti ng birthday celebrant. Kung anong magandang diskarte para makakuha agad. At sa unang talon, yupe si Bukoy-Koy. Bukoy-Koy, umiwas-iwas ka dyan. Pag ikaw nadaganan ng balyena, warak yung buto mo. At sa mga oras na yan, unti-unti na nawawala ng saplot yung birthday girl natin. Kaya naman hindi siya masyado nakakabuelo. Pinaayos niya muna kay Burikok yung dress niya. Eto naman, dalawang magkapatid ang tumira dun sa pasabit. Tignan nyo, kahit mga busog na yan kanina pa, go pa rin sila sa pag-games. Hindi titigilan ni Bukoy-Koy yan hanggat hindi niya nakikita ang ubos. Mukhang sila magkakapatid ang nag-enjoy kaysa sa may birthday. Kaya naman eto, hindi nagpatalo si Sianil. Para mag-gymnastic na si Sianil. Muntikan pa siyang tumambling. Paano ba naman umahaba na yung leeg niya? Grabe ang birthday girl, hindi talaga niya titigilan. Nai-stress na sa kanya ang bangs niya. Pero nahalata ko wala na siyang bangs. Napunta na pala sa batok yung bangs niya. Grabe talaga to. Syempre papayagan na namin siyang uminom. Dahil nasa tamang edad na nga siya, pwede na siyang uminom ng gatas. Kaya naman pwedeng-pwede silang mag-inuman dyan. Kahit pa umabot sila ng madaling araw. Mukhang super happy ngayon ni Sianil. Pero parang ngayon lang napansin ni Bukoy-Koy na may pagatas pala si Sianil. Kaya naman dali-dali siyang uminom. At syempre hindi pwedeng hindi tayo mamigay ng handa ni Sianil. Ang una namin binigyan ng handa yung kapitbahay namin. Mga friendly din niya ni Sianil. Kaya naman sila ang unang nabigyan ng handa. Dinamihan ko talaga ang pagbili ng liver at pork. Dahil marami tayong bibigyan ngayon. Hindi lang sila ang mag-e-enjoy ngayong araw. Ang gusto daw talaga mangyari ni Sianil ngayong birthday niya, makatikim din ng handa niya yung mga ibang aso sa labas. Kaya naman eto, nag-i-start na po kami magbalot. Ang ginawa lang namin pantakip yung plastic. Kaya naman eto, samahan nyo kami ngayon maghanap ng mga stray dogs. At eto ang una namin nakita si Whitey. Nakakatuwa kasi kahit hindi nila kami kilala, talagang lumalapit sila at makikita mo sa mga mata nila na para ba nagpapasalamat sila. Kailangan ko nga videohan dahil ipapakita ko to lahat kay Sianil. Dahil eto daw ang wish ni Sianil ngayong birthday niya, ang magpakain sa mga stray dogs. Kaya naman for the halap pa kami ng mga iba pang aso. Eto naman yung pangalawang nakita namin, nasa ilalim siya ng kotse. Kaya naman inutusan ko si Miguel na ibigay niya na yung pagkain. May mga iilan na medyo mahiyain, pero lahat po sila mababait. Etong aso na to, pagkaamoy niya ng pagkain, bigla niya kaming tinignan na para ba nagpapasalamat siya. You're welcome, baby boy. Eto naman yung pangatlo namin nakita. Wala silang idea kung anong meron. Hindi nila alam lahat ng to galing sa handa ni Sianil. At pinag-utusan lang po kami ni Sianil. Ganito pala yung feeling kapag tumutulong ka sa ibang dogs. Kahit sobrang init pa yan, mapakain lang namin sila. Eto pa yung mga ibang binigyan namin. Nakakatuwa kasi kapag nilatag mo yung pagkain, lalapit talaga sila. At hindi sila nag-aaway-aaway. Ito namang isa, tinatakbuhan kami. Akala ata nangangagat si Buriko. Masyado siyang ilap sa mga tao. Kaya naman yung na-corner namin siya, binigyan namin agad siya ng pagkain. Noong una, ayaw niya talaga lumapit. Kaya naman lumayo kami para lapitan niya yung pagkain na binigay namin. Nako, Sianil, gustong-gusto nila yung handa mo. Dito naman kami nagbigay ng mga ayuda. At nakita nga namin tong isa na pagala-gala lang. Kaya naman hinintuan agad namin at binigyan namin ng pagkain. Nako, Sianil, ang dami mo natulungan ngayong araw. Ito naman yung last namin nakita, nasa tapat siya ng simbahan. Nakakatuwa dahil nagustuhan nila yung binigay namin sa kanila.